Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletion. Tayo malayan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, mauning pinagbantaan ng Pilipinas, USAFP pinaghahanda sa gulo, malaking gera, babala. At yung play natin, wala naman ito. Sobrang nakakabahala ang nangyayari ngayon. Estados Unidos at Pilipinas pinaniniwala ang naghahanda sa malaking gerang mangyayari sa Taiwan. Gaano ito katotoo? Sa pambihirang pagkakataon kasi, may dumating na isang napakalaking oil tanker mula sa Pearl Harbor, Hawaii. Galing ang oil tanker sa pinakamalaking naval base ng US. May bit-bit lang naman itong 39 milyong galon ng langis. Pinaniniwalaan kasing gagamitin to ng US sa gera. Yes, sa gera sa Taiwan. Lalo na't nananatili pa rin sa Pilipinas ang dambuhalang barkong pandigma ng Amerika na USS Carl Vinson. Diyan nga mga kabalita natin, no? Mararamdaman nyo talaga yung pagbibigay ng prehensya ng US ngayon dito nga sa mga karagatan na tila nga ba na iskub-kubin o kunin nga ng mga Chekwang toon ng China. Na kung saan yung mga pagpapadala nga ngayon ng langis, ang tila nga ba talagang nakakabahala dito sa mga Chekwang to sa China nga na talagang yung paghahanda, no, sa malawakang digmaan o gera nga, tila nga ba dito pinaghahanda at talagang nakahanda itong US, no, sa tila nga ba maaaring mangyari o talagang mga pagsalakay na pwedeng gawin nitong mga Chekwang to ng China. Na kung saan itong US talagang hindi nga bumibitaw dito nga, no, sa West Philippine Sea o dito nga sa pagprotekta din sa Taiwan, na kung saan ito yung nagiging lugar o lagay ngayon ng US. Yung tuluyang pagbibigay ng malakas na prehensya at pagbibigay nga ng suporta sa ating bansa at syempre sa kanilang kaalyado na talagang hindi iiwan ng US, no, itong ating pinaglalaban dito na sa West Philippine Sea. Kaya ito yung pagpapadala, syempre, nang pwede nga makatugon at makatulong, no, sa ating bansa ay ginagawa ng US ngayon. Lalong-lalo na yung mga bantang tila nga ba pag-atake sa Taiwan ang pinaghahandaan din ng US upang tuluyang masama protektahan at talagang mabantayan syempre yung galaw at takbang ng mga Chekwang to ng China nga. At yun, tuloy pa natin. Damay dito ang Pilipinas. Dahil pag may sumabog na gera sa Taiwan, pinaniniwala ang may sasabog rin na gulo sa South China Sea. Pero pagigiit naman ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino. Normal lang daw to na transaksyon ng Amerika sa Pilipinas. Kaya wala daw dapat pangambahan na may sasabog na digmaan. Pero kahit na, talagang kahinahinala ang ginagawa ng Amerika. The Armed Forces of the Philippines has nothing to explain. The fuel shipment and the process that was followed by the US government, which are all administrative in nature, did not involve the participation of the Armed Forces. There is nothing to fear about the reciprocal access agreement because these are activities that the military will conduct to develop its capability so that it will be able to effectively fulfill its mandate of protecting national sovereignty and territorial integrity. There are a lot of countries that are that would like to join us in our patrols. And I think it is about promoting international law. It is about promoting regional stability and this what we call rules-based international order. January 13, 2024 ang pinakabinabantayang araw ng Amerika at Pilipinas. Posibleng sa araw kasi na ito ay may pumutok na gyera sa Taiwan. Yan ay kung matatalo ang tuta ng China na tumatakbong pagka-presidente ngayon sa Taiwan. Lahat ng etkasites nga sa buong Pilipinas ay pinapa-alerto na at pinaghahanda rin ang Armed Forces of the Philippines sa anumang oras na pagsiklab ng gulo. Dito nga mga kabalita natin, no, hindi maaaring hindi nga madamay itong Pilipinas, no, sa nangyayaring tila nga ba banggaan ng US at dito nga ng mga Chekwang to ng China. Sapagkat eto, no, isa rin tayo sa talagang tatamaan, no, tila nga ba masasalakay ng mga Chekwang to o ng China na maaaring isabay sa Taiwan nga ang ating lugar dito nga, no, sa West Philippine Sea.
na kung saan eh, talaga nga yung pagka-alerto at pagpapa-alerto syempre sa ating hanay o sa ating hukbo eh, nararapat lamang, no? Mas mainam na syempre na naka-alerto o nakabantay sa galaw at takbang ng mga Chekwang to o ng China. Na tila nga ba ngayon ay nagbabait-baitang kunwari, pero tila nga ba eh, may malaking planong ilulunsad, no? Dito nga no, sa karagatan nais nilang kubkubin, no? Sakupin nga. Na kung saan ay talagang ito yung inaabangan at binabantayan din ng marami, yung gagawing hakbang ng mga Chekwang to o ng China nga sa pagkatalo o yung hindi pagtanggap nga, no, dito nga sa nagaganap na eleksyon sa magiging desisyon nga ng botohan, no, dito nga, no, sa Taiwan. Na kung saan ito nga ang maaaring gamitin na talagang sapilitan ng mga Chekwang to o ng China nga yung tuluyang mga pagsalakay, yung mga pag-atake nga na pwedeng maganap dahil nga rito sa pagkatalo ng manok nila sa eleksyon sa Taiwan nga, no, mga kabalita natin. Na ngayon nga eh, tila nga ba eh, pinaghahanda syempre ng US yung talagang alyado nito dito nga, no, sa West Philippine Sea, kabilang na syempre yung Pilipinas dito sa maaaring maging hakbang o galaw o gagawin nga ng mga Chekwang to ng China. Lalo pati talagang gustong gusto na makubkob ng mga Chekwang to ng China ang buong West Philippine Sea dahil malaki yung pakinabang nila dito nga sa karagatang ito at tuluyang ito nga makakapagsalba na maaari nga talagang makalikom ng malaking halaga dito nga, no, sa West Philippine Sea pag tuluyang makontrol at makuha ng mga Chekwang to o ng China ito. At ito nga ang talagang hindi pinapayagan ng Pilipinas ngayon na patuloy nga na talagang pakikipaglaban at pakikipagbuno sa mga Chekwang to sa China ang ating pinapakita. Sa kahit ano pa mang paraan talagang ipatuloy pa rin yung ating pagmamatigas sa mga Chekwang to sa China na hindi nila makukuha o hindi nila makukubkob yung nais nila dito nga, no, sa ating teritoryo dito sa West Philippine Sea. At mas mainam na ito yung ginagawa ng US na talagang bantayan at talagang matyagan at talagang mas unahan at talagang hindi magpasiguro, no, sa mga hakbang o tila nga ba hindi magpaloko o hindi magpalinlang sa mga Chekwang to sa China sa ginagawa nila ngayon dito nga, no, sa West Philippine Sea at dito nga, no, sa tila nga ba banta nila sa Taiwan. At yun, tuloy pa natin. Dito muling nagbanta ang China sa Amerika na itigil na ang panghihimasok sa Taiwan dahil kahit anong gawin ng US ay kukuhain at kukuhain to ng China ng pwersahan. Painit ng painit nga ang mga kaganapan. Walang makakapagsabi kung kailan aatake ang China. Basta ang pinakautos lang sa lahat ng sundalo ay maging alerto minuminuto at sigusigundo. Kayo, sa tingin nyo, ano ang rason ba't may napakalaking langis dito sa ating bansa? Ikomento sa baba ang yung sadobi. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung nagiging galaw ng US ngayon. Na kung saan yung pagpapadala nga ng langis dito nga, no, sa West Philippine Sea na kung saan tuluyang nga namamataan ito, talagang hinahanda nga. At tila nga ba malaking posibilidad na pag-atake o pagsalakay ng mga Chekwang to o ng China nga dito nga, no, sa Taiwan at syempre dito, no, sa West Philippine Sea na kung saan nga maaari talaga na ang Pilipinas isa sa mga sasalakayin o tila nga ba talagang bigyan din ng pag-atake ng mga Chekwang to o ng China na kung saan talagang mas pinaghahanda ng US. Kung saan talagang mas pinaghahanda rin yung ating hukbo o yung hanay nga ng Pilipinas dito nga, no, sa tila nga ba gagawing mga pag-atake o mga pagsalakay ng mga Chekwang to o ng China. Dahil nga dito sa nagaganap na eleksyon umano sa Taiwan na kung saan yung manok nga ng mga Chekwang to ng China kapag natalo ay tila nga ba ito ang isa sa mga gagawin ng mga Chekwang to ng China. Yung sapilita nga pagkubkob at pagkuha nga sa Taiwan at syempre dito nga, no, sa West Philippine Sea na maaaring gawin ng mga Chekwang to o ng China nga. Kaya ito nga ang pinagtatakhang ginagawa nga ngayon ng US na talagang yung pagsiguro na talagang may naka-imbak ngayon na langis o tila nga ba mas nagiging malakas na prehensya at dating nga dito, no, sa West Philippine Sea at dito nga, no, sa
tila nga ba pagprotekta ngayon sa Taiwan pinapakita ng US ngayon na talagang hindi rin papayag ang US na basta na lamang nakunin ng mga tsekwang to ng China itong Taiwan. At syempre yung pagsalakay dito nga sa West Philippine Sea na maaari nga promotekta itong US no sa kanyang mga kaalyado. At ito nga ang tinutuligsa at talagang hindi rin nagugustuhan ng mga tsekwang to ng China na pinipigil nga sa US yung atila nga ba pangingialam o pangihimasok nga dito sa Taiwan dahil ano't ano pa man daw ang mangyari kukunin at kukunin ng mga tsekwang to ng China ito nga Taiwan nga no mga kabalita natin na kung saan ito ang talagang nga binabantayan na talagang minamatsyagan ngayon ng US na kung saan talagang nakahanda pati yung mga EDCA site na talagang naka-alerto dito nga sa maaaring mangyari o maging kaganapan nga sa galaw at takbang ng mga tsekwang to ng China na maaari nga sumalakay sa ano't ano pa mga pamamaraan no upang talagang tuluyang maisakatuparan at makuha nila yung nais nila dito nga no sa karagatan lalong-lalo na yung mga gusto nila nga makuha o makubkob na teritoryo kabilang na ito nga West Philippine Sea at ito nga Taiwan. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melb's Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.